Oi, Bugoi! Okay, what's up, Bugoy? So, nandito si Kuya Fern. So, explain ni Kuya Fern, lalo-lalo na doon sa mga bata ang gustong malaman kung ano ibig sabihin ng zero base sa grading system ngayon na ipinapatupad ng school natin dahil sumunod tayo sa utos ng DepEd na dapat ang grading system ay nasa zero base na. So, di kagaya dati, di ba, may times 50 plus 50, pero tapos sa pinakamababa natin ay 75. Pero dito, pinakamababang grades na pwede mo makuha ay 50 or 60, ganun, di ba? Kasi nga, zero base tayo. So, ipapakita ko sa inyo ang sample, no, kung paano kukumputin yung zero base, okay? So, limbawa dun sa quarterly test, may exam na tayo ngayon. So, exam natin ngayong August 13 to 17. So, limbawa sa AP, items ng exam niya o yung quarterly exam niya ay nasa 80 items. So, limbawa, 80 items. Ayan. So, 80 items yung exam niya, no? Yung laman ng test paper niya nasa 80 items. Ngayon, sa pag-test mo, diba, nag-test na kayo, nag-exam na kayo, ay nakuha ka mo lang ay 40. So, yung divide niya sa 40, i-divide mo sa 40, yun ang nakuha mong score mula doon sa test items na sa 80. So, i-divide mo sa 40, i-multiply mo naman sa 100 kasi nga, di ba? Zero base tayo, so i-multiply natin yung sa 100. So, ang total niyan ay 50. Ayan, 50. Yan po yung total niya, no? 50. Ganyan po ang pagkuha ng zero base natin. Hindi kagaya ng dati sa atin. So, 80 divided by 40 times 50 plus 50, parang ganun, di ba? Kaya ang total sa dulo, 75. Pasado ko. Ngayon, paano mo kukunin na mas mataas dyan? Kasi ito ilalagay namin mismo sa class record namin, 50. Pero huwag kayo mag-alala kasi quarterly test pa yan. So, meron pa tayong pagkukunan ng grado natin. So, tandaan nyo, may mga nabago, pero may kahit sabihin natin mababa yan, may mga paraan para tumaas yan, no? So mag-aral lang kayo ng mabuti. So halimbawa ganun nga nangyari. So yun ang tinatukoy nating zero base. So nasa 50 pinakamababa. Dati ay 75 ang pinakamababa natin. Or kaya yung 70, di ba? 70 yan. Wala, hindi na pwede bumabayan sa 70 yung pag bumagsak talaga 70. Eto 50. Diba, kita nyo naman. So, ganyan. Okay? Yung susunod naman, okay, so ngayon naman, punta tayo dito sa tinatawag natin computation ng mga teachers natin. So, yung mga teachers natin, nagko-collect yan ng mga records nila sa class record. Yan. So, merong quizzes, merong assignment, tapos may oral recitation, oral exam, tapos yung mga activities natin, kagaya ng Nutri-Jingle, may mga activities kayo dyan, nagre-record sila dyan, tapos kung may attendance, nagre-record din ang attendance, tapos kung may project, meron din yung record, plus yung quarterly test natin o yung periodical exam natin, nare-record din yan. So sa AP, so may kanya-kanyang percentage yan, bawat kategorya nung nilalagay nyo ng record. Sa quiz, nasa 15% yung quiz natin, tapos yung assignment, 15%, tapos yung recitation and participation. Sa ilalim ng recitation participation natin, nandiyan yung tinatawag nating reporting, oral exam, yung attendance, yung activities, kung may mga activities naman tayo, kaya yung mga programs natin, yung mga Nutri-Jingle, United Nations activity, so nakarecord dyan. So may apat na line dyan para dyan sa performance, no? Tapos yung quarterly test natin, 25%. So, kapag kinompute-compute yan, so, sa kabuuan kasi may tatlong kategorya lang yan. Written, works, performance, at saka periodical test. So, pag kinompute sila, yung sa written works is 15%, performance 60%, ang taas, di ba? Sa AP yun. Tapos, sa quarterly test, o yung periodical exam, 25%. So, habang kinompute yan ng mga teacher ninyo,
nagagawa na siya ng computation. So sa pinakadulo na nagawa niya at na-compute niya, lilitaw na yung pinaka final grades niya o initial grade ng teacher ninyo. Yung initial grade, halimbawa, lagyan natin ng initial grade na 76, makikita pa ba? Yan. Ang nakalagay kasi diyan ay halimbawa ang initial grade na inilagay diyan ng teacher mo ay 77.60. Yan, halimbawa nilagay niya diyan ay 77.60. Yan yung tinatawag na initial grade niya, no? Pagkatapos niyang computing lahat yung mga scores na nandiyan sa bawat kategorya ng kanyang mga records. So, yung sa kabuuan, ang nakuha niya sa pinaka-final grade niya o initial grade niya ay 76.60. Pero, hindi yan ang ilalagay niya sa card. Yan ang nakalagay lang dun sa class record niya dahil meron siyang pagkukunan pa ng transmutation grade. Kumbaga, i-check niya ito sa transmutation grade niya. Papakita ko yon sa dyan sa vlog natin kung ano yung transmutation grade. At yun ang pagbabasihan niya kung ano yung pinaka-grade na ilalagay niya sa card niya. So, ang sabi ko kanina, ang nakuha niyang initial grade sa kabuuan ng computation ng mga kategory ng kanyang mga grades dito ay 76.60. Pero, yan. So, kapag titingnan niya na yung tinatawag natin transmutation grade niya, yung 76.60, ang magiging grade niya na ilalagay niya doon sa card, ay hindi na 77.60. Kung hindi, ang nakalagay sa transportation grade niya ay, ang katapat noon ay 86. So, yung initial grade niya na 77.60, ang transportation grade noon ay 86. Okay? Ayan. So, ang inalagay ngayon doon sa card mo ay 86, hindi 77.60. So, ganun po yung bagong sistema ng paggagrado ngayon sa mga estudyante mula sa tinatawag nating zero base. Kuha nyo? So ulitin ko, yung initial grade na ginawa ng teacher mo ay 76.60 pero ang nakita niya doon sa transmutation grade niya, ayan, gaya na, nakikita mo ba? Ayan, di ba mayroong ganyan? Ayan, so may pagbabasihan tayo. So, halimbawa dito, nakalagay dito ay 77.60. Ayan. Nakikita ba? Saan na yun? Ayan, 77.60. Ang transmutation grade ay 86. Ayan, no? Kita mo ba? Ayan. So, ganyan po yun. So, ito po ang ilalagay sa card. Yan, yung 86. Kuha? So, yun po. Ganun po yung sistema ng zero base natin. So, mayroong transmutation grade mula doon sa initial grade ng teacher sa mga computation niya. So, yan mga bugoy. So, napanood nyo na yung explanation natin doon sa grading system natin kung tawagin na zero base. So, may dalawang bagay na pinakita ko sa inyo doon. Yun yung pag-compute kung paano kino-compute yung tinatawag nating zero base. Yan. At meron pang pangalawa yung tinatawag naman nating transmutation grade na ilalagay mismo sa card natin o sa card ng mga bata. Okay? So, yun po yung paraan ng pag-compute ng bagong sistema natin na kung saan sumunod na tayo sa sistema na pinatutupad ng DepEd. Ngayon, so, sa mga teachers na kung may nakapanood man itong munti nating kaalaman tungkol dito, kung may mali ako, siguro pwede naman po kayo maglagay dyan sa comment section. Sabihin nyo po kung ano yung tama. Kung meron naman kayong gustong itanong, so dyan po sa comment section para baka sakaling masagot natin. No? Kumbaga, ganun. So yan po ang tinatawag natin zero-based grading system ngayon. Okay? So, doon sa mga bugoy na nanonood ng vlog ni Kuya Fern, kung ngayon ka lang nakapanood ng vlog ni Kuya Fern, subscribe mo na po, like at saka share para mapanood po na ibang mga bata para alam ninyo kung paano mag-compute para makamamay yung teacher ninyo nagko-compute, nakalimutan mag-compute na iba-iba yung pag-grade sa inyo. Malay nyo, nakapasok pala kayo sa honor tapos si
nagkamali ng computation. Ayan, at least marunong kayo mag-compute ngayon, di ba? At isa pa nga pangala, no? Sa amin kasi, dahil private school kami at nasa science, dito, science high school yung kinalalagyan nating eskwelahan. So hindi masyadong isinunod doon sa paraan ng kung ano yung sa DepEd ay sa public, no? So nag-request ang school natin dahil kailangan niyang isabay sa standard niya kay dahil science high school. So yan, so hindi natin isinunod sa paraan o sistema nila. So dahil yun nga nag-request tayo at hinihintay yung resolution o yung approval. So sa amin iba yung sistema ng pagbibigay ng mga honors, no? Hindi na nga rin tayo katulad nung dati na may top 1 to 10, ngayon hindi na. So sumunod naman tayo dun sa tinatawag nilang with honors, with higher honor, tsaka with highest honor. Pero yung grading system naman nun, medyo na iba din ng konti, no? So sa kanila is 90 nag-start, parang gano'n ata. Pero sa atin hindi. So 92, 93, 94 yon. So 92 to 94 with honor, tapos 95 to 97 with higher honor, tapos yung isa naman 98 to 100 yan with highest honor. So para makapasok ka naman diyan sa mga tinutukoy natin mga honors na yan, eh ingatan mong magkaroon ng grades na 75, wag bababa sa 85, no? Huwag ka magkakaroon ng grade na mas mababa sa 85 dahil hindi ka na magiging kumbaga candidate dun sa mga honors na yon. So yun ang iingatan mo. Kahit pa sabihin natin na pinaka-final grade mo ay 95, eh nakakuha ka naman ng 75 first quarter pa lang, hindi ka na kandidato dun sa pagkuha ng honor na yon. Kaya pakakaingatan nyo, lalo-lalo na sa mga estudyante ng St. Clair, yan po ang policy para dyan sa pagkuha ng honor na yan. Kuha nyo mga bugoy. So, yan po. Hanggang dyan na lang po yung mga explanation natin para dyan. Kaya ngayon mga bata, magsipag-sipag kayo dahil marami-rami na ang pwede kumuha ng honor. Yan. So, hindi na lang 10 ang pwedeng piliin sa kada level. Pwedeng mas marami pa, di ba? Basta magsipag lang kayo. Ingatan yung bumaba yung grado nyo sa 85 at kandidato kayo para makakuha ng honor yan. So galingan nyo dahil kita nyo naman sa performance pa lang 60% na yan. So 40% lang ang di ba? So kumagaling ka sa quiz, mataas pa ang quarterly test mo, magaling ka pa dito sa mga performance na tinutukoy natin. Walang pag-asa. May pag-asa kang makapasok sa honor. So paano mga bugoy? Sana nagustuhan at naintindihan nyo yung pinapaliwanag ni Kuya Fern. Yan. So hanggang sa muli, paalam.